Pinangunahan ni Chief PNP Police Director General Ricardo C. Marquez ang pagbibigay ng medalya ng kagalingan sa mga pulis na may natatanging accomplishments. Kasabay nito, ang pangtanggap ng cheque mula sa PLDT-Smart Foundation Incorporated. Para sa Educational Assistance Program na isinagawa sa Campo Crame, panoorin natin ito. Naging highlight sa NHQ PNP Traditional Flag Raising Ceremony nung nakaraang Lunes sa Camp Crame ang pagbibigay ng parangal sa ilang personnel mula sa NCRPO at CIDG dahil sa kanilang significant accomplishments. Ito ay pinangunahan ni Chief PNP Police Director General Ricardo C. Marquez. Kasama sa pinarangalan dahil sa pagkakakumpiska ng worth 375 milyong shabu at pagkakahuli sa apat na foreign nationals ang mga personnel mula sa NCRPO, partikular sa QCPD. Sila ay sina Police Superintendent Jay Agkawili bilang team leader, membro naman ng grupo sina Police Chief Inspector Enrico Figueroa, Police Senior Inspector Virgilio Santiago, Police Inspector Elmer Corbe, SPO4 Angelito Camero, SPO2 Jonathan Taguba, SPO1 Feliciano De Leon, PO3 Charlie Ulanday, PO3 Francisco Manago, and PO3 James Barbahera Jr. Aktual na tinanggap ni na SPO4 Camero and PO3 Barbahera Jr. ang kanilang medalya. Nagpapasalamat kami sa pag-appreciate ng PNP sa magandang pamamunan. Natutuwa kami at na gagalak dahil yung mga efforts namin sa down sa global ay na-appreciate ng aming pamamunan. Parang nakaka-high-moral para sa ato. Dahil naman sa matagumpay na law enforcement operations or armed encounter na nagresulta sa pagkakadakip kay Recto Piadoso Igkimbao, leader ng Piadoso Gun for Hire Group, at tatlo pang miyembro nito na naging responsable sa sunod-sunod na high-profile killings ay pinarangalan ang mga sumusunod na CIDG personnel. Pulisino Superintendent Ronald Lee bilang team leader, membro naman ng grupo sina Police Chief Inspector Nino Lope Briones, Police Senior Inspector Reynaldo Martin, SPO4 John Balikat, SPO4 Brico Colanding, SPO3 Reginaldo Nicolas, SPO1 Roy Iguin, SPO1 Bernardo Suarez, SPO1 Donald Benluan, PO3 Roy Dimaano, PO3 Oliver Obligado, and PO2 Ramil Consensino. Matapos nito ay sinagawa rin ang signing of deed of donation at ang ceremonial turnover of check from PLDT Smart Foundation Incorporated. 50 kabataan ang susuportahan sa pag-aaral ng 500,000 pesos na donasyon mula sa PNP PLDT Smart College Educational Assistance Program para sa taong 2015-2016. Pinangunahan ni PNP Chief Police Director General Ricardo Z. Marquez at Ms. Maria Esther Santos ang presidente ng PLDT Smart Foundation Incorporated ang nasabing MOA signing. Bago magtapos ang seremonya ay nagkaroon ng presentation of token to the guests na pinangunahan pa rin ni Police Director General Ricardo C. Marquez. Naging host ng naturang palatuntunan sina Retired Police Superintendent Juan F. Sindak at Police Chief Inspector Brian Gregorio. Binabati ng Police at Your Service ang lahat ng awardees sa seremonya, maging ang tagumpay ng signing of deed of donation and ceremonial turnover of check from PLDT Smart Foundation Incorporated. Ipagpatuloy nawa ninyo ang inyong dakilang layunin gaya ng pagsugpo sa ilegal na droga, paghuli sa mga masamang loob at ang inyong pagbibigay ng tulong o assistance sa ating kapwa nangangailangan. Isinagawa sa PNP Multipurpose Center ang inauguration of PNP Explosive Ordnance Disposal, K-9 Group and Assumption of Office of the OIC, EOD K-9 Group, ang bagong-bagong opisina ng National Operational Support Units. Ang kabuuan ng seremonya, subaybayan natin. Patuloy pa rin ang pag-unlad ng Organisasyon ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa pagbibigay ng serbisyo publiko at sa pagtupad sa misyon nito na dapat ipatupad ang batas, pigilan at kontrolin ang krimen,
panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng publiko at panloob na seguridad ng bansa sa aktibong suporta ng komunidad. Kaugnay nito, nagdalaga ang Philippine National Police ng PNP Explosive Ordnance Disposal K9 Group o PNP EOD K9 Group. Ang nasabing grupo ang mangunguna sa pagsumpo ng iba't ibang personalidad na gumagamit ng mga improvised explosive device at gumagawa ng illegal activities tulad ng bomb threat incidents at posibleng pagtatangka ng terrorist act sa bansa. Ito rin ang tututok sa paghuli ng mga terorista na magtatangkang mambiktima at manggulo sa katahimikan at katiwasayan ng publiko. Isinagawa ang naturang inaugurasyon ng PNP Explosive Ordnance Disposal K9 Group o PNP EOD K9 Group ang assumption of office of the UIC EOD K9 Group sa loob ng Campo Crame Multipurpose Center. Ibinahagi ni Police Superintendent Jose Manalad Jr. ang pambungad na pagbati at pangunahing tungkulin ng opisina. Today's inauguration of the PNP EOD K9 Group is strong indication that the PNP is serious in our campaign to effectively and efficiently carry out this group's main function to sustain the PNP capabilities in addressing bomb threats and incidents. The trust of the PNP in pushing for reforms through the Patrol Plan 2030 is translated through its kind of endeavor. Sinundan naman ito ng reading of activation order sa pangunguna ni Police Chief Superintendent Oscar D. Albayalde, ang kasalukuyang executive officer ng Directorate for Plans. Republic of the Philippines, National Police Commission, National Headquarters, Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. General Order Number DPL 14-12, dated 22 April 2016. Pursuant to NAPOTCOM Resolution Number 2016-277, the PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Group, with acronym PNP EOD K9 Group, is hereby activated as a national operational support unit to serve as the office primarily responsible for the management, deployment, utilization, and development of EOD and K9 units of the PNP. By command of Police Director General Marquez, signed Noel Lazarus C. Vargas, Police Director, the Director for Plans. Ang pagbasa ng designation orders ng opisyal na mamumuno at hahawak ng opisina ng EOD K9 Group ang sumunod dito. Designation. Pursuant to General Orders Number 1012, NSQ-PNP dated April 21, 2016, Police Senior Superintendent Remigio Bernardino Gregorio, O-01424, is designated as Officer in Charge EOD K9 Group, Philippine National Police, effective April 25, 2016. By command of Police Director General Marquez, Official Francisco A. Miami Jr., Police Deputy Director General, the Chief of Director of Staff, signed Jubilator E. Aquino Jr., Police Director, the Director for Personnel and Efforts Manager. Katulad ng lahat ng mga opisina ng National Operational Support Units sa Philippine National Police, ang pagkakatatag sa EOD K9 Group ay may malaking responsibilidad na gagampanan sa lipunan. Kaya naman, lubos nilang isinusulong ang layuning mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga mamamayan at palawakin pa ang kapasidad at kaalaman ng bawat miyembro nito. Ang layunin natin ay magkaroon ng proper utilization, deployment, and development ng EOD K9 teams sa buong PNP. Masi-centralize ngayon ang mga EOD and K9 teams sa buong Pilipinas, meaning ang ating magiging effort ay magiging unified at magkakaroon ng standard training, tapos ang makakapag-attend tayo sa lahat ng needs for deployment.
Kung masasabi natin, katulad na nabanggit ni Chief PNP, ang ating ginagawang professional, ang EOD K9, upang mas matugunan pa natin ang pangangailangan ng mga mamamayan ng bansa tungkol sa mga threat ng explosive, particularly na yung mga criminals na gumagamit nito at yung mga terrorist threat groups. At sa mga nais naman mag-report sa anumang banta na may kinalaman sa pagsabog o mga krimen, hinikayat naman ni Police Senior Superintendent Gregorio ang publiko na makipag-ugnayan lamang sa kanilang himpilan. Actually, meron na tayong sistema dyan. Kung gustong mag-report ng ating mga mamamayan, lumapit lang sila o tumawag sa hotline ng PNP o sa pinakamalapit na station at yung system na yon, mapupunta ka agad sa amin yung kanilang tawag at makakapag-responde kami kaagad. Alam mo, lahat ng call for EOD assistance, lahat ng bomb threat ay kinoconsider nating real until na mabalidate natin doon sa ground kung ito ay totoo o hindi. Pero lahat ng tawag nila, re-respondihan yon as a general rule. Nagbigay naman ng kanyang pasasalamat at pagbati si Police Director General Ricardo Marquez sa mga miyembro ng EOD K9 Group. Our SILG is ably represented here by Yusek and Rilin and our guests for taking the time to join us in yet another meaningful event for the Philippine National Police, which is today's inauguration of the new EOD K9 Group. This is the latest addition to our National Operational Support Unit as part of our continuing effort to enhance our operational capabilities and empower our anti-crime campaign. Let me also congratulate Police Senior Superintendent Gregorio as he assumes command of this group. With him at the helm, I am confident that this new group will be off a good start. Let me also congratulate the members of the EOD K9 Group for their dedication, which they exhibited during the Pope and the APEC security operations. Maliban dyan, nagbigay ng direktiba si Chief PNP Marquez kaugnay ng papel na gagampanan ng EOD K9 ngayong nalalapit na ang halalan 2016. I urge the members of this group to strongly support your leadership and to give your best in every endeavor. Our country needs all the support we can give, especially at this time when the national and local elections will be held in a matter of 2 weeks. I want every member of this group to be alert at all times and ready to respond to any eventuality. Our countrymen expect much from us, and we must not let them down. I also ask you to develop close partnership with the members of the community who are best weapons against crime and lawlessness. As I have always said, let us remain as one strong and united force, willing to risk our lives and limbs for our country and people. Samantala, pagsuporta at mensahe ng pagbati naman ang ipinaabot ni Secretary Mel Sinan Sarmiento bilang guest of honor and speaker sa inauguration ng EOD K9 Group sa pamamagitan ni Honorable Edwin Enrile, ang Undersecretary for Operation ng DILG. On behalf of the DILG, I'm here to support you in reaching those goals and sustaining them over the next 14 years. Like the reforms we have achieved in this administration. As guardians to our community, we should always put to our mind our responsibility to empower others, to lead as well, to help us fight crime in ways that we cannot undertake alone. It is only through the efforts of everyone that we can achieve a culture that lives in reverence of the law and that benefits from peace. Let us work hand in hand with our local government units, the civil sector, and our own constituents towards community policing where everyone beyond our forces does their part to protect life and the law. Magandang umaga sa lahat ng buhay sa EOD K9. Tiniyak naman ni Police Director General Ricardo C. Marquez na patuloy pa rin ang pagpapatupad at pagpapaigti ng iba't ibang anti-criminality campaign ng hanay ng pambansang pulisya saan mang lugar sa ating bansa.
Arestado ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang dalawang Taiwanese at dalawang Chinese nationals matapos ang sinawang operasyon noong Abril 17, taong kasalukuyan, sa barangay San Vicente, Pilcoa, Quezon City, na di umano'y sangkot sa ilegal na droga. Nasa kote mula sa kanila ang 75 kilo ng shabu na mayroong street value na 375 milyong piso ang matagumpay na operasyon. Tunghaya natin. Matagumpay ang isinagawang drug buy-bust operations ng Quezon City Police District, partikular na ang District Anti-Illegal Drugs or DAIG at District Special Operations Unit o DSOU, kung saan nakumpiska ang 75 kilo ng shabu na may street value na 375 million pesos. At nadakip ang apat na suspects na dalawang Chinese nationals at dalawang Taiwanese nationals. Sa tulong ng confidential informant ay nakapag-set ng deal sa mga target suspects ang mga naturang operatiba noong April 18, 2016, alas 5:30 ng hapon sa may isang fast food chain sa barangay San Vicente, Falcoa, Quezon City. Ito ay bahagi pa rin ng pagsulong ng pulisya sa programa nitong Oplan Lambat Sibat. Pinangunahan ang nasabing operasyon ng Coplan Oceans 85 na pinairal ni QCPD Director, Police Chief Superintendent Edgardo Tino sa pangungunan ni na Police Superintendent Jay Agcuili, Hepe ng District Special Operations Unit at Police Chief Inspector Enrico Figueroa, Hepe naman ng District Anti-Illegal Drugs. Ayon kay Police Senior Inspector Virgilio O. Santiago, tumayong Supervisor Team 5 ng QCPD, ang latest na operations na ito ay kasunod lamang ng iba pang matagumpay na operations ng QCPD ng taong ito. In the early ng 2016, we received informations from informants na itong group of Taiwanese na nagpaparating ng drugs dito sa ating bansa. We come up into Coplan, yung Oceans 85. At sa patuloy na drug operations, noong February, we were able to arrest 5 suspects dun sa Manila. And we were able to confiscate from their possession in that buy-bust operation, 5 kilos of shabu. And another in Quezon City, in along Camyas Road. Isang Chinese national ulit at isang kilo ng shabu yung ating na-kumpiska sa suspect. At noong April 2, sa along Visayan Avenue, nahuli natin isang Pilipino at sa kanyang pag-iingat yung 8 kilo ng shabu. At patuloy na operations na tinakandak ng Quezon City Police District sa pamumuno ng ating district director na si Sir Tino, nagkaroon tayo ng operations na nag-come up dito sa recovery ng 75 kilos of shabu. Ayon kay Police Senior Inspector Virgilio Santiago, ito ang pagkakakinanla ng mga suspect na nadakip. Shan Wen Lee Akasheng, Taiwanese, 56 years old, married, jobless, resident of Cagmanipes Norte, Calbayog City Western, Samar. Henry Go Si, Chinese, 45 years old, married, jobless, resident of Dacanay Street, San Fermin, Cauyan City, Sabela. Chun Cheng Chu, Taiwanese, 40 years old, single, jobless, presently staying at Javedine Hotel, Bacobo Corner, UN Avenue, Ermita, Manila. Asi Wei Xiang Li, Chinese, 38 years old, married, auto mechanic, presently staying at Javedine Hotel, Bacobo Corner, UN Avenue, Ermita, Manila. Ang apat na dayuhan ay naharap sa kasong Section 5 para sa illegal na pagde-deliver o pagbebenta ng droga at Section 11 para sa possession ng 75 kilos ng shabu. Sila ngayon ay nakakulong o nakapiit ngayon dito sa kulungan natin dito sa Kamkaringal. Sila ay na-inquest noong April 18 at narekomendahan ng no bail ni Assistant City Prosecutor Elenita Alviar. Naharap sila sa Section 5 and Section 11. At ang parusa nito ay habang buhay na pagkakulong o pagkabilanggo.
Samantala, ang mga ebidensyang nakalap ni SP01 Feliciano de Leon ay ang mga sumusunod. One postal ID under the name of Henry C. Go, marked as FDL1. One driver's license under the name of Henry C. Go, marked as FDL2. One black Nokia cellular phone, marked as FDL3. Another one black Nokia cellular phone, marked as FDL4. One Samsung cellular phone, marked as FDL5. One Apple iPad, labeled FDL6. One passport under the name of Li Wei Xiang, marked as FDL7. One passport under the name of Chu Xiong Cheng, marked as FDL8. And one silver-colored paper bag, marked as FDL9, containing 10 bundles of Budel money, 10 pieces of 1,000 peso bills with her under-listed serial numbers were placed atop each bundle of the Budel money. All the evidence that was recovered during that operation, the 75 kilos of shabu, will be submitted to the crime laboratory for chemical analysis. Sila muna yung hahawak nung ebidensyang yon at para maipresenta sa korte sa in due time. Ang pagsugpo sa illegal na droga ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga pulis, bagkus sa lahat ng mga mamamayan. Tayo po ay makipagtulungan sa ating mga pulis sa pagsugpo ng problemang ito. Huwag po nating hintayin ang mismong membro ng ating pamilya ay mapahamak pa dahil sa paggamit nito. Sa mga manonood ng Police at Your Service, kayo po ay maaaring makipagbigay ng tulong o impormasyon sa aming tanggapan sa DAID-QCPD sa lahat po ng mga impormasyon na makakatulong para po masugpo natin yung illegal drugs. Hindi lang po rito sa Quezon City, kundi po sa ating bansa. Patuloy ang aming tanggapan, ang Philippine National Police, para labanan ang nasabing illegal drugs, drug trade dito sa Pilipinas. Sa ating mga mamamayan, umasa po kayo ng tanggapan ng QCPD sa pamumuno ng ating district director na si Sir Tino. Ang tanggapan po ng District Anti-Illegal Drugs at ang Special Operations Unit ay hindi po tumitigil sa pag-conduct ng operations against all types of criminality, especially po sa droga. Isang dakilang misyon ang ginawang ito ng QCPD Police, kaya naman ang Police at Your Service ay sumasaludo sa galing, tapang at malasakit ng Quezon City Police District, partikular ang DAID and DSOU. Mabuhay po kayo! Chief Executive Senior Police Officer SP04 Juanito, lima kulangan at tatlong police regional offices, kabilang Pro 6, Pro 7 at Pro 18, upang alamin ang iba't ibang issues and concerns ng ating mga police non-commissioned officers. Ang naging pagbisita ni SESPO, panoorin natin. Patuloy ang pag-abay at pagbibigay ng direktiba ng pamunuan ng pambansang pulisya sa ating mga pulis kaugnay sa nalalapit na national elections. Upang mapanatili ang seguridad, nagsagawa ang pambansang pulisya ng monitoring sa kalagayan at estado ng kanilang mga nasasakupan at pinamumunuang mga pulis. Binisita ng Philippine National Police sa pangunguna ni Senior Police Officer 4, Juanito P. Dimakulangan, ang iba't ibang units na miyembro ng Chief Executive Senior Police Office ng Police Regional Offices. Gaya ng Police Regional Office 6 na matatagpuan sa Camp Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Police Regional Office 18, ang Negros Oriental Police Provincial Office, Camp Francisco Fernandez, Agan-an, 6201 Cebulan, Negros Oriental, at ang Police Regional Office 7, Camp Sergio Osmeña Sr., Osmeña Boulevard, Cebu City. Layunin ng naturang pagbisita ang umantabay at alamin ang anumang pangangailangan at suliranin na kinakaharap ng ating mga pulis, partikular sa antas at level ng police non-commissioned officers sa field at kani-kanilang mga opisina.
Nagkaroon ng open forum at ilan sa mga isinangguni at tinalakay ng mga pulis ay ang karagdagang tulong at suporta upang mapabilis ang pagpoproseso ng mga matatanggap na benepisyo at allowances ng mga dependents ng mga namatay na pulis, aktibo at mga retiradong pulis, ang insentibo sa mga non-uniform personnel na nagtatrabaho ng lampas sa itinakdang oras at ang hazard pay naman sa ilang miyembro ng mga pulis sa police station ng Negros Oriental. Kasama rin sa kanilang tinalakay ay ang karagdagang bilang na ipagkakaloob na kota sa promotion at schooling para sa mga police non-commissioned officers. Binigyan ng rekomendasyon, suhestyon at solusyon ang lahat ng kanilang napag-usapan ng Chief Executive Senior Police Officer ng PNP. Walang iba kundi si Senior Police Officer 4, Juanito P. Dimakulangan. Maliban dyan, isinulong din ni SPO 4 Dimakulangan ang patuloy na pagsuporta sa program trusts ni Chief PNP Police Director General Ricardo C. Marquez dahil bilang mga pulis, mahalagang bagay ang makatulong sa pagsugpo ng krimen at gampanan ang sinumpaang tungkulin. Kabilang dito ang crime prevention, crime fighting operations, seguridad sa lahat ng major events sa bansa at organizational reforms. Kasama rin ang pag-promote ni SESPO ng malinis, maayos, mapayapa at patas na local and national elections sa darating na Mayo 9. Hinikayat din niya ang lahat ng mga PNCO na huwag makisali at iwasan ang tahasang pagsuporta sa mga kumakandidato ngayong panahon ng eleksyon. Binigyan din naman ni Chief Executive Senior Police Officer Dimakulangan ang kahalagahan ng disiplina at kaalaman sa bawat PNCO sa pagganap sa kani-kanilang sinumpaang tungkulin. Sa pagbisita sa mga rehiyon, tiniyak ni SPO 4 Dimakulangan na bibigyang pansin at suporta ang lahat ng mga issues and concerns ng police non-commissioned officers para naman ma-uplift ang kanilang morale and welfare na isa sa pangunahing pinahahalagahan ng pamunuan ng pambansang pulisya ng Pilipinas upang lalo pa nilang pagbutihin ang paggawa sa kanilang tungkulin. Narito ang mga maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Tutukan niyo po. Ang terorismo pa rin ang itinuturing ng Philippine National Police na malaking banta sa seguridad ng bansa. Sa kabila na wala namang natatanggap na banta sa terorismo, bumuo ang PNP ng Explosive and Ordnance Disposal Canine Group natututok sa mga banta ng pambobomba sa iba't ibang panig ng bansa kabilang na ang Mindanao. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, layon nito na palakasin pa ang kakayahan ng may 500 bomb technician upang hindi masorpresa sakaling umatake sa bansa ang mga terorista tulad ng nangyari sa Brussels at Paris attack. Sinabi ni Marquez, kung may grupo na nakatutok sa terorismo, mas mabilis ang mga itong makakaresponde dahil alam kung ano ang gagawin sa ganitong mga sitwasyon. When you put them together, you will have a very efficient and effective unit. Sinabi pa ng General na prioridad ng deployment ng EOD group ang Mindanao kung saan madalas ang mga pambubomba. At bukod dyan ay inihahanda rin ang grupo para sa seguridad ng malalaking event sa bansa kabilang na ang halalan. Ito ay naka-focus doon sa mga major event like APEC. Next year we're going to host ASEAN. At kung ang mga teachers ay nagdududa sa mga polling centers at halimbawa may bomb threat, pwede natin ma-utilize din ito during election time. Kaugnay nito, tiniyak ni General Marquez na isasama na nila sa 2017 General Appropriations Act ang budget para sa pagbili ng karagdagang equipment, ganun din ang mga sniffing dog na itatalaga sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nagpaabot na ng pakikiramay ang pamunuan ng Philippine National Police sa pamilya ng Canadian kidnap victim na si John Ridesdale na pinugutan ng ulo ng bandidong Abu Sayyaf.
Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, hindi titigil ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa pagtugis sa mga bandido. Sinabi ni Marquez na magsasagawa ng intensive military at law enforcement operation upang mapigilan ang mga bandidong Abu Sayyaf sa paghasik ng terorismo sa bansa. So we extend our sympathy and condolences to the Canadian government and to the family of Mr. John Ridsdale, who died in the hands of ASG bandits. Makakaasa rin ang publiko na gagamitin ng pamahalaan ang buong pwersa ng batas upang mapanagot ang mga kriminal sa kanilang maling gawain. There will be no let-up in the determined efforts of the joint AAP-PNP task group's intensive military and law enforcement operations to neutralize these lawless elements and thwart further threats to peace and security. The full force of the law will be used to bring these criminals to justice. Gayunman, aminado ang pinuno ng pambansang pulisya na wala silang impormasyon kung nasaan ang tatlo pang bihag na kasama ni Ridsdale. Oktubre ng nakalipas na taon nang dukuti ng mga bandido si Ridsdale kasama ng isa pang Canadian national na si Robert Hall at Norwegian na si Karstan Sekingstad at Pinay na si Marites Flor sa Samal Island. 150 matataas na opisyal ng Philippine National Police ang nanumpa ng katapatan sa trabaho at pagiging apolitical at non-partisan, 13 araw bago ang May 2016 election. Kinabibilangan ang mga ito ng pinuno ng pambansang pulisya, command group, mga regional, provincial at city directors ng PNP. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, malaki ang papel ng PNP upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at patas na halalan sa Mayo 9. Mahalaga ani ang magawa ng tama at maayos na mga tauhan ng PNP ang trabaho upang masigurong ang pinili ng sambayanan ang mauupong pinuno ng bansa. We signed the oath of non-partisanship and I hope that every member of the police force will remain true to their oath. Let us continue to remain steadily and firmly non-partisan. Again, as we always say, our duty is to keep the peace during the entire election period and ensure that the safe and peaceful conduct of elections. Mahigpit naman ang paalala ni General Marquez sa kanya mga tauhan na muling i-review ang nakalatag na seguridad upang masigurong walang butas at hindi malulusutan ng mga nais na manggulo sa araw ng halalan. It is important that we know the problem because knowing the problem means problem is half solved. So let's give those risk factors one last second look. Are the risk factors still there? And what do we intend to do about them? Utos ng Chief PNP sa mga pulis na makipag-ugnayan hindi lamang sa AFP at ibang ahensya ng gobyerno na deputized ng COMELEC, kundi maging sa komunidad para sa mas epektibong pagpapatupad ng seguridad sa eleksyon. Samantala, tiniyak naman ng heneral na mailalabas na ang desisyon sa reklamo laban sa 4 na heneral na nakitang nakikipag-usap sa staff ng isang presidential candidate. Kulang pa. Yesterday, I just talked to one of your colleagues, asked her to provide some pieces of evidence so that we could close the investigation and we could make a decision already. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, kansilado na ang mga leave at walang day off ang PNP personnel, oras na isailalim na sa pinakamataas na alerto ang pambansang pulisya. Magdi-declare kami a few days from now kasi mag-May 1. Magdi-declare kami a few days from today kasi mag-May 1. So tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung full alert status na yun. Sinabi rin ni Marquez na lahat ng tauhan ng PNP na hindi naka-duty ay kailangang nakaantabay sa mga kampo upang mabilis na maipadala sa mga lugar na kailangan ng augmentation force. Tulad na lamang ng Pantar, Lanao del Norte na deklarado ng COMELEC-controlled area. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, maidedeklara ang COMELEC-controlled area ang isang lugar kung mayroon itong matinding political rivalry, may mga private armed groups, loose firearms,
threat groups at violence sa lugar. Yung lugar noon ay naka-declare na as kasama dun sa EWA, sa local nila. Kaya nakahanda na rin ang police forces just in case na kailangan talaga magdagdag ng pwersa doon. Once na ito ay natanggap naman ng ating opisina doon, then mag-uusap yung COMELEC, Armed Forces, sa PNP kung ilang pwersa talaga ang dapat may ilagay doon. Base na rin sa assessment nila sa area. Upang maiwasan din ang karahasan sa halalan, ipinaa-account na ng pinuno ng pambansang pulisya ang mga armas na hawak ng local government units at ipinariripaso na rin sa mga regional, provincial at city directors ang kani-kanilang contingency security plan upang maiwasan ang gulo sa panahon ng eleksyon, lalo na sa mga lugar na mainit ang politika. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police, lalong-lalo na ang programang Oplan Lambat Sibat at PNP Patrol Plan 2030. Ilang linggo na lang po ay halala na. Yes, sir. Kaya makipagtulungan po tayo sa mga otoridad para sa maayos, ligtas at mapayapang pagsasagawa ng National and Local Elections 2016 sa ating bansa. I-report sa amin kung mayroong mga naging paglabag sa aming kasabahang pulis habang isinasagawa ang checkpoint at sa iba pang police operations. Samantala, kung mayroon naman kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento na naging inspirasyon ninyo, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan lamang ang PCRG Facebook. I-like lamang po ang PCRG page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at i-text sa PNP text line. I-report mo kay Chief sa numero 0917-847-5757. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-iisang public service channel UNTV. Ako po si Police Inspector Sofia Lauren Del Yu, Public Information Officer ng City of San Fernando Police Station. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ricardo C. Marquez, Police Chief Superintendent Nestor F. Quinsay Jr., PCRG Director at sa buong hanay ng pambansang pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Senior Superintendent Mario N. Rariza Jr., Chief Directorial Staff PCRG. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.